Hello guys, welcome back to my channel. So, i-share ko lang sa inyo ngayon kung paano ako magbayad ng SSS loan ng employer. Marami naman kasing mga payment channels kung saan tayo pwedeng magbayad. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon is kung paano ako magbayad sa Bancnet Egov. Kailangan lang po may nakaready na tayong PRN or payment reference number para sa ating SSS loan statement summary na babayaran natin. Doon po sa last video ko, napakita ko na kung paano ako gumawa ng payment reference number. So, ito na yung ginawa ko na yun. Babayaran ko na siya ngayon. So, mag-login lang tayo sa ating Bancnet online Egov account. Pupunta lang tayo sa browser natin and search bancnetonline.com. Or simply type Egov and then enter nyo lang, makikita nyo yung login page. I-click nyo lang yan. Lalabas na po ang Egov Bancnet online page. Enter nyo lang po yung username tsaka password ninyo para makapag-login. Lagi pong lumalabas yung security questions ng Egov, kaya huwag nyo pong kakalimutan yung tatlong security questions na finilapan nyo nung nag-sign kayo dito sa Egov, kasi lagi yan lalabas. Isa, yung kahit alin dun sa tatlo, lagi pong lalabas. Tatanungin nyo. Ayan, pagkatapos nyo i-encode, click lang yung continue, makikita nyo na yung dashboard ng inyong Bancnet account. Sa upper portion po, makikita nyo yung payments. Click new payments. Ayan, dito na natin kakailanganin yung PRN natin. So, sa payment service, select nyo yung SSS loan. And then, sa profile, select nyo naman yung SSS. Since SSS yung babayaran natin. Tapos, SSS PRN yung format. Sa SSS, kailangan yung i-type or i-encode talaga yung PRN number. Then, click nyo naman submit. And, i-validate lang yan ni Egov, tapos ma-upload na yung file nyo. Makikita na dyan kung ayan, makikita na dyan yung PRN na ginawa nyo. Pati amount. Match na yan doon sa nakaprint nyong PRN. Ayan. After ma-upload ng document, balik tayo sa payments. Ngayon, payment approval naman yung isi-select natin. Ayan. Approve payment. Ayan. Sa right side, may naka-check na dilaw. I-click natin yan. Ayan, nag-pop up yung dialog box kung saan tayo gagawa ng payment. So, ayan po. Select tayo ng card. But since isa lang yung nakaregister namin na bank account, isa lang din yung lalabas dyan. Ayan na agad. Tapos, click-click na lang natin yung PIN number. Ayan po, na-input na natin yung PIN. Then, i-click naman natin yung I agree with the terms and condition. And then, submit. So, are you sure? Ganyan-ganyan. Okay. Okay lang natin. Ayan. Transaction successful na po ang lumabas. Nawala na rin siya dito sa list ng for approval. So, ibig sabihin, bayad na natin talaga yung loan natin. Ngayon, punta naman tayo sa dashboard. Makikita nyo dyan sa notification na ayan yung binayaran natin na reference number. So, match po siya dun sa in-upload natin. So, ganun lang po kabilis magbayad dito sa Egov. Napaka-hassle-free po. Tapos na natin agad bayaran yung SSS loan natin. Ngayon, balikan naman natin yung SSS account natin ng employer. I-check lang natin doon kung talagang nabayaran na yung PRN.
Okay, so login lang ulit tayo po. Usually, instant naman na nag-update ka agad sa SSS, online account yung binayaran na PRN. So, check na rin natin. Punta lang sa PRNs and then click paid PRNs para ma-check natin yung mga PRN na binayaran natin. So, ayan po. Ayan. Nakikita nyo dito, ayan yung amount na binayaran natin, 16422.04. Ayan, paid date niya is ngayon. Tama po. So, nag-update ka agad siya. Ngayon naman, try natin silipin yung employee account or yung member. So, yung account ko na lang yung susubukan natin para makita natin kung on time ba or real time ba yung pag-update ng pagpo-post ng payment natin. So, login lang tayo. Okay, punta tayo sa inquiry, loan info. Click loan info. And click salary loan, yung nasa taas banda kasi yan yung pinaka-latest natin na loan. Check natin kung ilan na yung, kung na-post ba, kung kailan yung last na posting. So, as you can see guys, hindi pa po nakapost yung pinaka-latest na binayaran natin. Pero, kung mapapansin nyo rin, same day naman din yung posting ng mga previous natin na binayaran. Siguro, minsan may delays lang, pero at least pumapasok naman, nakikita naman talaga natin na nakikredit naman talaga yung binayad natin. Several days later. Ayan guys, ngayon ko na lang ulit masisilip yung account ko ng SSS. Mag-check natin ngayon kung pumasok na ba or na-post na ba ang SSS payment ko ng loan. Okay, check natin. Punta tayo sa inquiry. Then, click loans info. Makikita dyan yung mga types ng loan. Unang papakita yung salary loan. Naka-open na kaagad yan. Click yung nasa taas na salary loan kasi yan yung pinaka-latest. Then, makikita nyo na yung mga credited payments nyo. As you can see, posted na yung payment noong July 13. So, na-post siya July 19. So, may ilang days lang na na-delay yung posting. So, ayan guys, ganun lang kabilis magbayad sa Bancnet ng inyong mga SSS loan at ng iba pang mga government na babayaran nyo kagaya ng sa PhilHealth tsaka sa Pag-ibig. So, mabilis lang po makapag-open ng Bancnet account. Punta lang po kayo sa inyong mga banks tapos doon po, makakapag-open na kayo. Pwede rin pong phone call. Sa amin kasi sa bank namin is AUB. Tumawag lang po kami through phone. Tapos, yun, natulungan na nila kami makapag-open ng Bancnet account. Egov. So, yun lang po. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video ko. At, yun lang. Samahan niyo ako sa mga susunod ko pang mga vlogs. Thank you. Bye-bye.